Part 36 B po, final ng season 15, What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga. Thank you so much po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to. Si God na po ang bahala to each and every one of us. Magpatuloy-tuloy po tayong magkaroon ng malalim na faith sa ating Panginoon, sa ating Creator at sa Kanyang bigatin Son. Guys, thank you so much po talaga. Try nyo pong umpisahan mula part 1 hanggang dito sa dulong ito. 36B na po ito, final. Ang nangyari po kasi kay Judas Iscariot, parang isang matinding trials sa kanyang buhay. Kasi lahat po kasi ng naging apostol ng ating Panginoon, kahit papano nakaano po sila, para po silang may mga pinagdadaanan din sa buhay. Kasi lahat naman po tayo may struggle araw-araw So, binigyan po silang lahat ng Panginoon ng napakagandang opportunity kasi magiging apostol ka . Napakarami pong ipinangako sa kanila ng Panginoon na magpahangga ngayon po inaasam-asam pa rin po nila. Kasi nga po ang Panginoon po hindi po yan pwedeng magsinungaling . Hindi po pwedeng hindi mangyayari ang bawat salitang kanyang binitawan. So ang nangyari po kay Judas Iscariot is napakat matinding trials po. Kaya po in the long run, nagsisi po siya, tapos yung pagsisisi niya po, dahil nga po talagang kinapos po yung pagtitiwala at pagmamahal niya sa ating Panginoon ni sa ating Creator . So ang nangyari po, nilamon po siya ng matinding guilt niya. Tapos ang isa pa pong matinding kasalanan ginawa niya, nag-suicide po siya. Yan po ay isang napakabigat na kasalanan na hindi ko po sigurado kung yan ay may kapatawaran. Pero ang pagkakadinig ko po, way back years ago pa, wala daw po yung kapatawaran. Hindi ko po, kasi hindi ko po yan nabasa sa love letter ng ating Panginoon . Pero isa po yan sa talagang kumbaga sa mabigat po yung kasalanan na yan . Kasi wala pong may karapatan na bumawi ng buhay natin by nature po kung sa tayong mamamatay. May nakatakdang araw at oras. Kasi meron nga po mga nagpapakamatay, hindi natutuloy ang mamatay . Kasi meron pa pong mission yung taong yun. Pero kapag ka po inunahan mo ang Panginoon na sinira mo ang sarili mong buhay, naku, mabigat po yung kasalanan na yan, guys. So, ganun po, nagpakamatay po si Judas Iscariot. Kawawa din po nangyari sa kanya kasi nung una po masigasig siya sa pagsunod, sa pagpapakitang gila sa ating Panginoon. Nakulangan nga po siya. Sana po nagustuhan nyo itong content ko na to. Thank you so much po talaga. Always be steadfast in our faith to our Creator. Lagi po nating piliting maging prepared. Malapit na pong mangyari yung tribulation, yung climax. Thank you po and God bless us all po.